Si Annie ay isang masayahin at mabait na bata. Mahilig siyang maglaro at magbasa ng mga libro at mahilig siyang kumain ng mga matatamis na pagkain tulad ng candy, tsokolate at cake. Ngunit may isang bagay na hindi niya gustong gawin, ang mag-sepilyo ng ngipin. Hindi niya alam na ang mga matatamis na pagkain ay nakakasama sa kanyang ngipin. Kaya naman, hindi siya nagsisipilyo ng ngipin araw-araw. Isang araw, habang kumakain siya ng candy, bigla siyang sumigaw ng "Aray!" dahil sa sakit ng kanyang ngipin. Tumakbo siya sa kanyang lola at humingi ng tulong. "Ano ang nangyari, apo?" Tanong ng kanyang lola. "Masakit po ang ngipin ko, lola. Hindi ko po alam kung bakit." Sagot ni Annie. "Tingnan natin ang iyong ngipin." Sabi ng kanyang lola habang binubuksan ang kanyang bibig. "Hay, naku! May butas ang iyong ngipin, Annie. Kailangan mong pumunta sa dentista para maayos ito." Sabi ng kanyang lola. "Lola, ayoko pong pumunta sa dentista. Natatakot po ako." Umiyak si Annie. "Huwag kang matakot, apo. Ang dentista ay tutulong sa iyo para gumaling ang iyong ngipin. Kailangan mong alagaan ang iyong ngipin, Annie. Hindi sapat ang kumain ng matatamis na pagkain. Kailangan mo magsipilyo ng ngipin 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi. At kailangan mong kumain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, o kaya naman gatas." Paliwanag ng kanyang lola. "Opo, lola. Susundin ko po ang payo ninyo. Salamat po, lola." Sabi ni Annie habang pinupunasan ang kanyang luha. Kinabukasan, dinala ng kanyang lola si Annie sa dentista. Mabait ang dentista at inalagaan niya ang ngipin ni Annie. Binigyan niya si Annie ng gamot at payong kung paano pangalagaan ang kanyang ngipin. Nang mabunot ang kanyang ngipin, naging masaya si Annie dahil hindi na siya natatakot sa dentista at hindi na masakit ang kanyang ngipin. Mula noon, naging mas maingat na si Annie sa kanyang ngipin. Hindi na siya kumakain ng masyadong matatamis na pagkain. Nagsisipilyo na rin siya ng ngipin 2 beses sa isang araw. At kumakain na rin siya ng mga masusustansyang pagkain. Dahil dito, naging malusog at maganda ang kanyang ngipin. Palabi siyang nagpapatingin ng kanyang ngipin sa dentista at naging mas masaya siya at naging mas mabuting bata. Ito ang kwento ng Bakit Masakit ang Ngipin ni Annie.